Did you already tell them that? Yeah. Gandang umaga sa inyo dyan, mga kabady. Musta na kayo? Anong brand nyo na pinagkakabala nyo dyan ngayon? Napapansin nyo, meron na naman tayong McDo. Dumain muna ako doon sa McDo kasi meron nga tayong libreng ano, breakfast. Yung breakfast na nakuha natin ngayon, ham and egg. Ano? Tapos, kape. Salamat ulit, McDo. Ngayon, mga kabady, nandito tayo sa clinic. Malapit sa St. Joe kasi meron tayong appointment. Si mother-in-law meron siyang ultrasound sa araw na ito, mga kabady. Nag-breakfast na ba kayo? Sa panahon ngayon, mga kabady, kailangan natin maging healthy. Bawal muna ang diet-diet. Kailangan natin maging matatag at ano, malakas ang resistensya natin dahil dyan sa virus na yan. Kumain lang kayo ng tama at uminom ng madaming tubig. Hindi kakalimutan, di ba? Laging maghugas ng kamay. Yung mga bata, hindi na namin sinama para hindi sila mahawaan dito sa virus na kumakalat. Dinaan na namin doon sa relatives namin doon sa 38. Pagkatapos natin dito, mga kabady, dadaanan natin ng mga bata. Tapos, tingnan natin kung anong pwede natin gawin sa bahay. Kape muna tayo, mga kabady. Sa tingin nyo, mga kabady, kasi itong plano ko, gusto kong magpapayat. Ayaw na maniwala ng asawa ko kasi sabi niya, 10 years ko na daw itong sinasabi. Lagi naman akong tumatawa. Ano sa tingin nyo? Magpapayat ba tayo? Or sakto lang? Gusto naman talaga magpapayat. Pero yung appetite ko, ano eh, kakaiba. Sarap kumain eh. Pero, at dahil nandiyan kayo, susubukan natin magpapayat, mga kabady. Ano sa tingin nyo? Kakayanan ba natin ito? Isa sa mga goal natin ngayong taon, magpapayat ulit. Alam ko naman, hindi lang ako. At madami tayong naghahangad na pumayat. Pero yung oras tsaka yung way of living natin nang nagkuhusga kung papayat ba tayo ngayong taon o hindi. Itong sasakyan na to, ano? Nag-roll lang sarili niya. Wala kang tao. Lalagyan natin ng bato. Nag-roll lang siya ng sarili niya. Ilagyan natin ng bato kasi ano eh. Nakakaano sa walis siya ng sarili. Did you already tell them there? Yeah, I told the guy that was in the van to if he could yell at somebody. I was just sitting in my inside, car huh? Over there. Oh, I see. On the phone with my wife. Oh, that's a nice. I just saw two cars stop and start backing out. Oh wow! And I was like, the hell's going on? I thought you got almost hit by that van over there, but I'm probably gonna go inside and tell them or something. Thanks, man. Umatras ng sarili. Buti na lang may ano, nakita niyo tong lalaki. Ayan, ano na niya. Buti na lang, mabait yung lalaki at ano, sasabihin daw niya dun sa loob na yung isa sa mga nakapark dun na sasakyan eh, umaatras kusa. Ayan na siya. Agad atras nga sarili na, tuwang tao na. So, pauwi na sana tayo, kaso merong muntikan na aksidente dyan at umaatras yung sakyan. Daan muna tayo ng East Asia, dun sa Asian store. Titignan natin kung may bangus, tapos saka na natin daanan yung mga bata. Dadaan ko ka ngayon kung saan tayo nag-graduate dito sa, ito yung high school ko dati. Ito yung Lincoln High School. Dito tayo nag-graduate ng high school. Yung ano niya dormitorium. Merong isang lalaki, wala daw siyang mask. Paano daw siya papasok dito? Yeah? So dito sa East Asia, required na siya na mag-mask lahat ng mga taong papasok. Tembeli. Ito yung isang brand ng ano dito, masarap tong bangus na to eh. Yan. Sarangani Bay. Siguro galing Pilipinas yan, kaya masarap yung bangus. Lasang bangus talaga. Yan, may mga daing din dito. Kuha tayo ng hotdog. So, yung kinuha nating hotdog, walang cheese. Kasi, hindi masarap pag may cheese eh. Nagme-melt yung cheese. Kailangan natin ng luya. Yan, luya. At, yan, sa mga mahilig sa balot, meron din balot dito, mga kabady. East Asia. Tagapulot.
Kaya may tinda rin silang San Miguel beer dito. San Miguel Pilsen pala. Ito, kailangan natin to. Needs. Mahilig dito sa Chippy. Ako mahilig ako sa Chippy. Tayo mahilig sa chips. Hindi rin tayo mahilig sa noodles. Ito, sakto. Iba pa rin lasa yung nasa bote, di ba mga kababi? Mas masarap. Kipila na tayo. Pinag-inay ko na si mother-in-law dun sa labas para mas fresh yung hangin. Nilagay na protection din dito sa East Asia. So, tapos na tayo dito sa East Asia. Dadaanan natin yung mga bata. Makwento ko lang, yung isang lalaki kanina wala siyang mask. So, ang ginawa niya na lang, pinantakip niya yung t-shirt niya. Kasi dito, required na daw dito yung mask. Tingnan na dito, tingnan. Mask required na daw dito sa East Asia, mga kabady. Ito daw yung homeschool dito, mga kabady. So yung homeschool dito, parang nasa eskwelahan ka lang din. Kasi yung sa monitor, pinapakita na lang doon yung projector doon sa school. Tapos hindi mo naman kailangan na sa camera, nandito ka sa bahay. Pero kailangan mo makinig kasi meron ding mga sinasagot ang mga lesson. Ayan siya. Homeschool! Ganun na yung setup ng ano ngayon, schooling. Sa bahay mo dati, plan systematic mo dati. Yung pinsan ko kasi nagpa-pharmacist, kaya plant yung inaano niya, yung pinag-aaralan niya. Pharmacist. Medicine. Farmers daw siya, farmers. Plant medicine. Ah, hindi, plant medicine daw yun. Hindi siya farmer, hindi siya farmer. Pharmacist. Si ate ang farmers. Nandito na tayo sa bahay. Kaso parang wala tayong magagawa ngayon. Plano ko sana mga kabady, gagawin ko tong area na to kasi para maganda siyang tignan. Ayusin natin yung mga edges niya. Kagaya niya na 'yo. Oh, 'di ba? Maganda siyang tignan. So ito rin. Yan. So plano ko naman sana yung doon dito sa kabila. Dediretso sana natin 'yan. Tapos doon sa kabila. Kung pagbibigyan tayo ng panahon. Kung hindi, doon lang tayo sa loob ng bahay, manunood lang tayo ng ano, Netflix. Gusto ko pala magpasalamat kay kabady ano, Casey. Salamat sa Netflix. Umpisa na natin 'to. Sana matapos natin bago umulan. So, yung gamit natin dito mga kabady sa paggawa ng straight line na 'yan. Ito. Tinatawag na edge hound. Tapos, itong sa baba niya ganito, straight lang siya. Yan natin ganyan, tapos apakan natin. So, ayan, ganito yung gagawin. So, lalagay lang natin sa ano na yan. Kaya natin apakan. So, gagawin natin lahat pa ganon. Tapos, kung hindi siya uulan, tatapusin natin hanggang doon. So, pagkatapos natin malinyahan na ganoon, ito na naman susunod natin gagawin. Oh, di ba? Ayos. So, gagawin natin lahat ng ganyan. Sana matapos natin ngayong araw na to bago siya umulan. Samahan niyo ako mga kabady. Parang gumaganda yung panahon ah. So, ito na siya ngayon mga kabady. So yan. Gusto ko lang naman siya gawin ngayon kasi para mas mabilis siyang maghukay kasi basa siya. Yung mga natanggal natin yan, saka na natin sila tatanggalin yung mga natitirang lupa pag natuyo na sila. Dito naman tayo sa kabila. Nakapagod. Pero konti na lang. Ito na lang. Pero tapos na natin yan. Tapos ito na lang mga kabady. Papuntang ganon. Tapos pa ganyan na lang. Sana hindi pa ulan. Tapusin na natin to. Makwento ko lang mga kabady, nung nasa elementary pa kami, ganito lagi namin ginagawa. Nag-garden kami lagi. Pagandahan talaga ng garden nun. Yung kailangan maganda-ganda yung pagka-flat tsaka yung sa side niya. Ganun yung ginagawa namin nung elementary kami.
every umaga, pagdating mo dun sa school, kukuha ka ng tubig, didiligan mo yon. Tapos, bago naman matapos yung araw na yon, didiligan mo yung tanim mo bago ka uwi ng bahay nyo. Ganun yung buhay elementary nung 90s, di ba? Sino sa inyo ang nakaranas ng ganun, mga kabady? Napagbigyan din tayo ng panahon at tatapos din natin tong project natin sa araw na to. So, pag ganun, oh, di ba? Maganda na siya ng konti. Bali, diretso na siyang tignan. So, sana natin to ayusin. Tapos plano namin dito magtatanim ng mais. Yun yung exercise natin sa araw na to. So, yun yung natapos natin. Oh. Ayan. Diretso. Tapos, dito.